simple song I made. I bow before your holy temple as I worship you. Thank you, Lord, for making me. Thank you, Lord, for watching. Magandang hapon po sa ating lahat. So, welcome po sa ating hapong kwentuhan, mga kapatid and mga kapamilya, mga okay, we praise the Lord for His goodness sa ating lahat. And syempre, grabe, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So, pasensya na mga kapatid, medyo patuloy po tayo nag-upgrade ng ating mga gamit dito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ayan, ganda po ng topic natin ngayong hapon, mga kapatid. Join us. We will be talking about the myth of marriage. Or pagsabi po sa myth, yung mga Tagalog niyan, is ang alamat ng... Ano nga yung marriage? Pag-aasawa. Ayan. So ako po ngayon yung DJ, si Pastor Jolie. Andito pa ako sa Haipa. So ayan, kung kayo po ay walang ginagawa, nagme-merienda lang kayo and... Gusto niyo makinig sa ating talakayan, mga kapatid. Siyempre, hindi lang po makinig. Gusto naming malaman ang kwento ng buhay mo. At siyempre, ayan, salamat po sa mga nanonood sa ating ngayong araw. So, salamat din sa mga nagsishare ng ating live, mga kapatid. May the Lord continue to bless you. And siyempre, magandang hapon dito sa Israel. And magandang hapon po dito sa Israel. At siyempre, mapagpalang gabi po dyan sa Pilipinas. So, ayan, pasensya na kayo, mga kapatid. Wala talaga, hindi na po nagbabago yung aking mukha. Ganun pa rin. Okay, so, syempre, salamat sa ating mga patuloy na nag-support ng ating kwentuhan ngayong hapon, mga kapatid. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating programa na ito. And syempre, ang pinaka-purpose natin is to learn something. And syempre, gusto rin nating magkaroon ng, syempre, iba-iba yung mga na-experience natin sa buhay. And maganda rin na meron po tayong mga nababasa na mga comforting, encouraging word, mga kapatid, from hindi lang po sa akin kundi sa bawat isa sa atin na iba-iba rin yung mga pinagdadaanan. Ayan. As I worship you. Okay, shoutout muna tayo, mga kapatid. I-shoutout natin si Sis Mayan Abalos, si Ate Gemma, si Eka, shalom to all, mapagpalang hapon. Ayan, sabi ni Ate Gemma, shalom to all. So, dito sa Israel, mga kapatid, normal na yan na magsabi ng shalom. It big sabihin, peace be with you. Ayan, so I hope, mga kapatid, tayo ay nakakapagsabi pa rin tayo ng peace be with you. Diba? So, kumbaga, alin pa rin yung kapayapaan. And lahat ng tao, masabihan pa rin natin. Hello, si Sir Jeline Alican. Thank you so much for joining sa ating kwentuhan sa hapon, mga sa hapon na ito. Thank you, Lord, for watching me. Ayan, hello, shoutout natin si Brother B-Boy De La Cruz. Ayan, hello, Pastor, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka na dira sa Iloilo? Ambot kung dira ka pa sa Iloilo. So, maayong gabi dira sa inyo. So, good evening sa mga taga-Iloilo dyan, mga kapatid. Maayong gabi sa mga taga-Ilocano na imbag ng rabi kada kayo amin.
Ayan, sa mga taga Palawan, mayan nga gabi kanindong tanan, mga kuyunin. So, ayan, ano pa mga dialect, mga kapatid? Sa Hebrew, iribtob. Okay. Ayan, sabi ni si Jeremy, salamat po sa sponsor kahapon at sa 1M na load. Ah, nakuha mo na si She. Thank you so much, no? Thank you so much. So, ayan mga kapatid, meron pa tayong isang icebreaker ngayon. So, meron pang 1,000,000 tayong 100 million na ibibigay. Kaya, huwag po kayong mawawala sa ating kwintuhan. So, ayan, si Sherry May, biruin nyo, no? Kahit na siya ay brinek niya yung kanyang ex-boyfriend, nagka 100 pesos siya. Kung hindi sila naging ex, hindi siya nagkaroon ng 100 million. Hello, Sistes Mustoles. Ayan, sina Sistes, mga anak ko ito. Mga talagang walang sawang nagsusupport sa ating pintuhan. Ayan. Hello, Ate Grace. Ayan, shoutout natin si Ate Grace to meet it. Ayan, magandang hapon, Pastor. Magandang hapon din sa'yo, Ate Grace. Thank you so much for joining. Kamusta ka na? Asan ka na ngayon dito sa Israel? So, may the Lord continue to bless your work at syempre yung mga family mo sa Pilipinas. Hello, sabi ni, ano, Sis Rachel Coronado. Ayan. Shoutout daw, sabi ni Sis Sherry May. So, ayan, mga magbe-best friend andito. So, huwag kayong mawawala, ha? Kayo na mga, ano, lalo na yung mga single dyan. Ay, tawagan nyo yung mga single ngayon. Ito po ang topic natin, marriage myth. Okay? So, ano yung sabi ng marriage myth? Mga alamat ng pag-aasawa. Kasi dito, mayroong mga tao na gustong-gusto na talaga mag-asawa. Okay? So, bago kayo mag-asawa, mga kapatid, makinig muna kayo dito sa ating usapan para at least alam nyo, magkaroon kayo ng 100% doubt bago kayo mag-asawa. Ayan. Okay, so, hello, Ate Gemma. Sabi niya, Shalom, the DJ Pogi. Eh, wala pa akong pangalan, mga kapatid. Nung nakaraan, pinangalan na nila akong DJ Smash, binasag nila yung mukha ko. Grabe, wala silang awa. Ayan, shoutout kay, kay Lee Boy. Hi Boy, magandang gabi. Ayan, magandang gabi ka ni mo. Kay Marvin Jem Gabo, ayan. Saan ka na ngayon? Nasa ibang bansa ka na yata eh. So, good evening, magandang gabi ka ni mo dyan sa Pilipinas. Or I don't know kung saan ka na ngayon, no? So, good evening, shoutout kay Marvin Jim Gabo. Mga kapitbahay po namin yan sa Cuyo Island, Palawan. Ayan, mga fellow young people namin doon. Nandun pa kami sa island. Hello, Sis Maan Abalos. Shalom, Pastor. Kamusta ka na dyan, Sis Maan? Thank you so much for joining. Andito rin si Tamara. Ah, wow. Hello, Tamara Yael. Ayan. So, huwag kayong mag-aalis dito, mga kapatid. Ang ganda po ng ating topic. Marriage myth. Shalom, Pastor, and to everyone, sabi ni Tamara. Your love for me. Shoutout din natin si Ate Mel Manaog. Ayan, watching. Si Sis Rachel, andito na rin. So, ayan. Present na madam. So, yung mga best friend na to, magkakasama talaga. So, pag yan sila magkatatlo, magugulo talaga yan sila. Hi, Pastor Jolie. Hi, Pastor Pogi. At sa lahat, good afternoon. Ayan, maraming salamat mga kapatid. So, ay nako, nag-crush na naman yung ating, ano. Nag-crush na naman yung ating, ano. Tago na lang siguro natin to. Baka pwede. Nagka-crush yung ating OBS. Ayan. Okay lang siguro. Huwag lang tanggalin, no? Kasi nagka-crush yung... Oh. Ano, hindi ito, ayan ko na lang. Basta tuloy-tuloy siya, di ba? Okay lang naman. Basta hindi siya masira. Ayan, hello si Chanel Hans. Magandang hapon sa iyo. Andito rin natin si Sis Corinne. Ayan, si Sis Corinne. Hindi, pero manajan pa rin. Hindi ko na lang tatanggalin. Nandiyan pa naman ako, di ba? Okay, so, ayan. Medyo nagkakaproblema yung OBS natin, but praise the Lord. Oo nga bro, nagkakaproblema. Ito. Hindi ko na maano. Hello, nag-stack up. Okay na, Hello.
Hindi ko ma- hindi ko maano. Saglit lang mga kapatid, medyo nagkakaproblem yung OBS namin. Saglit lang, medyo nagkaka ano. Nagkaka problem yung laptop ko. Kailangan na yatang mag ano, sponsor. It's all about God and all the things I accomplish, my works and my plans. Dapat matanggalin. Dito bro, ito sa ilalim pala. Ayan, medyo nagkaka-problema, nag-crash kasi dito eh. Sa magpatay na lang tayo. Wala talaga. Hello. Ayan, okay na ba? Pasensya na mga kapatid. Medyo nagkakaproblema tayo sa ating OBS. Okay, so ayan. Music malakas. Malakas pa rin? Hello, hello. Malakas pa yung music natin? Okay na, okay na. Ayan, hello si Chanel Hans. Ayan. Si andito na rin si Skurin. Hello sis Tonet, Malay at Tomas. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Andito na rin si sis Mila Hernandez. Ayan, pasensya na sa ating mga abire mga kapatid kasi nag-upgrade tayo ng ating laptop. Minsan hindi kaya ng ating laptop mga kapatid. Parang pag-isip, ano? Minsan parang ano lang, parang ex lang ni si Jeremy. At dito rin, sabi ni sis Stes, hala si Jeremy Rapana, nag-aya na manood, may price daw, 2 million. Okay, 100 million lang yung price natin ngayon. Ayan, lagot ka si Jeremy, nag-aya. Ayan, watching din sa atin mga kapatid, si sis Hannah Cervales. Hello Lloyd, Mahinay Abilidas. Ayan, shoutout din kay sis Lloyd. Shalom Pastor and to everyone, mapagpalang hapon sa iyo dyan sis. Ayan. Sabi ni sis Rachel, alam ko want mo na mag-asawa kaya present ka dito. Ayan, sa mga gusto pong mag-asawa sa buhay. So makinig muna kayo mga kapatid bago ko po kayo mag-asawa at bago po kayo maghangad ng mapapangasawa. So join us sa ating usapan, marriage myth. Ayan, ano yung mga alamat sa marriage para at least hindi kayo magulat once na kayo po ay nandyan na sa marriage life. Ayan, shoutout din natin si Ate Brenda, si Brenda, andito na Brenda. Brenda, ayan, hello. Sino pa yung man nandito? Hello sis, I'm a day. Ayan, sino pa yung nandito? Si hanap na ng forever sis Tess. Ayan, yung mga walang forever daw, maghanap na kayo mga kapatid. So habang ano pa, habang umaga pa. Choppy ba ako? Hello, 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 hello. 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 And okay na ba yung ating sounds mga kapatid? Okay na ba yung ating sounds? Hello, 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 hello. Sino ba yung mga nandito? Si Yanel, nanlalaki tinga ng mga single tie. Ayan. So, ano ba talaga? Nag-iinit na puwet ng single tie na bibitin eh. Si
Sige, before po tayo magpunta sa ating usapan mga kapatid, sige, ano na tayo, last, ang yung ating last na ano, ang ating last na icebreaker, di ba? I-Google Translate mo, very simple. Ang bilis po ng ating sponsor mga kapatid, ang bilis magbigay ng load. No, salamat pala kay Sis Rizaline mga kapatid. So, ang dami nating napasayang tao, for sure, sa 100 pesos, na yan, no? Marami na yan na abot, di ba? So, ayan. Simple lang yung ating games. Ang games natin ay i-ano nyo lang. Okay na yung words ko, bro? Okay na ba yung boses natin? Okay na yung boses natin. Ayan. So, magbibigay po ako ng words in Tagalog and then you will just translate it in English. That's it, mga kapatid. Hello, Sis Jean, Mamaril. Ayan, dito rin si Sis Bing. Twazon, ayan. Hello sis, magandang hapon sa iyo dito sa Israel. Hello EJ, ayan. April, EJ, kamusta ka na, Jay? Grabe. Naging silent ang lahat ng tao sa mundo. Alam mo na yun. Ayan, yung mga single mga kapatid, pasok kayo dito. Alamat ng marriage. So, but before that, yun nga, mag-ano muna tayo, icebreaker mga kapatid. Handa na ba kayo sa ating games? So, our last game for today, no? Ang simple lang, i-Google Translate mo. Ayan. Okay. I-Google Translate mo. Ayan, hello po tayo. Hello, Sis Jean Mamaril. Thank you so much for joining. Ito mga kapatid. Ready, get set, go. Ayan. Simple lang, for 100 million pesos. Sayang lang yung lakas mo. Ayan tuloy, napasma ka sa ulan. Ayan. Diba? That is a simple question mga kapatid. Ang gagawin nyo lang, i-translate nyo lang sa English. At yung panalo dito mga kapatid, yung pinakamaraming may tawa emoticon kahapon, si Sherry May. Pinagkanulo niya yung kanyang boyfriend. Diba nanalo pa siya ng 100? Hindi sila nag-break, wala siyang 100. Ganun lang yun. Sayang lang yung lakas mo. Ayan tuloy, napasma ka sa ulan. Diba? So, sige. Sayang lang yung lakas mo. Ayan, napasma ka. Ayan tuloy, napasma ka sa ulan. Wow. Ayan, nandito naman si Miss Hebrew. Sis, hindi ko pa rin alam yung tunay mong pangalan. So, ayan, thank you so much for joining. Salamat kay si Chanel, sina-shoutout niya lahat ng kanyang mga friends, mga kapatid. Salamat sa mga patuloy po na nag- Salamat sa mga patuloy na nag- share ng ating live, no? May the Lord continue to bless you. And syempre sa mga follower natin na mga single dyan, sana bigyan na kayo ni Lord. Hindi ko naman sinabi na boyfriend, basta bigyan kayo ni Lord. No? Bahala na si Lord kung ano ibibigay niya sa inyo. Hello sis Vanessa, Yana, Ripdos. Ayan, wow. May bago tayong pasok. Welcome kay sis Vanessa. Yana, ang ganda ng pangalan mo sis ha. Thank you so much for joining and welcome sa ating pintuan ngayong hapon. So dito mga kapatid, syempre gusto nating malaman ang kwento ng buhay mo, kung may mga experience ka. Pwede nating basahin and we at least lahat tayo matututo dito. Okay? Ayan, andito rin si Sis Mary Bless Trinidad. Ayan, thank you so much for joining. So ayan mga kapatid, aba wala yatang gustong maglaro ah. Ayan, sayang lang yung lakas mo. Ayan tuloy, napasma ka sa ulan. My works and my Ayan, thank you so much, Sis Vanessa. Nasaan nasarit ka ba ngayon? Or doon lang yung ano nyo, church nyo. Ayan, thank you so much. Come on, mga kapatid. Very simple. Nako, wala pang nag-ano nagtatranslate, ha? But don't give up. His promises will stand. Grabe.
Ayan, good afternoon to all. Sabi ni Sis Mary Bless Trinidad. Oh, ito na, sabi ni Brother Rudy. Your strength is so weird. That's why the rain beats you up. You're weak, you know. Ayan. Sabi ni Brother Rudy. Your strength is so weird. That's why the rain beats you up. You're weak, you know. Naintindihan nyo ba? Hindi ko na gets. Parang napasma talaga to si Brad Rudy. Dami siya mag-respond, napasma. Sabi ni The Farmers, it's wet, okay? Don't waste the energy. Let it in. Gandang hapon po sa lahat. Ayan, thank you so much The Farmers. So it's wet. Don't waste the energy. Let it in, aba? Sayang lang yung lakas mo. Ayan, tuloy na pasma ka sa ulan. Ayan. It's wet. Don't waste the energy. Let it in. Ayan. Magandang hapon. You're wasted and wait. Aba? Yung mga single dyan, wait and wait and wait lang kayo. Keep on waiting. Ayan, sabi ni si Sir Jelaine. Sabi ni si Sir Jeline, you're wasted your strength. Now you have a wit hand or body. Wow. Pasma, di ba? Ang hirap English yung pasma. So, you just wasted your strength. Now you have wit hands or body. Sabi ni si Sir Jeline. Ayan. So, panaluan na natin dito mga kapatid. Yung mga mabilis lang dyan. Mag-recruit kayo ng mga kasama. Ganun lang yun. Okay? So, ayan. Sabi ni Ate Mel, it's a waste of your strength that you got hit by the rain. Wow! Sana all. It's a waste of your strength that you got hit by the rain. Grabe. Hindi talaga pumapasok sa utak ko lahat ng mga translations nyo. Hello, sis Ara Constantino. Hello, Pastor. Watching you from USA. Wow! Sana all. Thank you so much for joining. This is Ara Constantino. Ayan. So, grabe. Ito naman si Ate Gemma, mga kapatid. Sabi niya, you wasted your strength rolling in the rain. Now you got spasm. Wow! Ah, grabe talaga si Ate Gemma. Pamatay yung kanyang ano. You wasted your strength rolling in the rain. Anong rolling? Asan yung rolling dyan? Sayang lang yung lakas mo. Ayan, tuloy. You wasted your strength rolling in the rain. Now you got a spasm. Bro, google mo nga yung spasm, bro. Ang hirap yung ano. Ha? Pasma yung spasm? Ayan o, sabi ni Ate Gemma. Sabi ni sis Tess Mostoles, it's just a waste your time strength. That's how you got hurt. Wow, may pinapatamaan to si Sherry May. Ay naku, nag-crash na naman yung OBS natin. Ayan, nagkakaproblema yung ano natin, OBS. Pati grabe naman. Hello. Ayan. Malak pa yung sound sa atin, bro. Okay naman. Grabe! Hello. Ayan. It's not all about me. It's all about okay, ayan. Hello, sis. Sino pa yung manandito? Ang dami pumasok, ha? Sabi ni sis Tess, it's just a waste your time, strength. That's how you got hurt. Wow.
May pinapatamaan to si sister, si Remy, ikaw yata pinapatamaan nito. Sabi niya, it's just a waste of your time. Sabi niya, that's how you got hurt. Oh no. Hello sis MJ. Ayan. Ayan, nanonood din sa atin si Mama Noemi Punilas. Hello ma'am. Ayan, yung aming mga mami sa seminary mga kapatid. Grabe. Salamat sa pagpasyal dito ma'am Noemi. At syempre shoutout sa napakabait, ang babait mga kapatid ni na ma'am Punilas. Pumunta kayo ng Iloilo. Ayan. Tawagan nyo lang yan sila ma'am Noemi. Ay nako. They are very hospitable mga kapatid. Sila po yung nagkupkup sa amin doon sa Iloilo. Ayan, shoutout kay ma'am Noemi. Ayan, at kay Sir Punilas. Hello, sis Virgie Borja. Andito rin si sis Mercy Sanchez Tulido. Wow, bro! Ang pinakamagandang asawa ni Brado Rudy mga kapatid. Ang nag-iisa sa puso niya. Sabi ni Brother Rudy, ang pinakamatalinong babae daw. At syempre, kaya nai-inspired si Brother Rudy magano eh, mag-gitara mga kapatid. Dahil dyan sa kanya, no? So, thank you so much, sis Mercy. Hello, sis Mary Jane Bingkang. Thank you so much for joining. Ayan. So, mga kapatid, translate nyo na yan. Ay, nawala na pala yung translation natin. Okay, ano yung translations natin? Sayang yung lakas mo. Ayan tuloy. Napasma ako. So, ang panalo dito mga kapatid, yung pinakamaraming emoticon na nakanganga. Ganyan tayo dito. No, mananalo ka ng 100 million pesos. Sabi ni si Sherry May, you waste your strength. That's why you are hurt. And now you need albularyo. Hoy! Bawal magpunta ng albularyo. Grabe naman kayo. Hello, Ate Carol Gallego Salvacion. Thank you so much for joining. It's all about God. All the things I accomplished, my works and my plans. It's not all about me. It's all about God. Sabi ni Anel, it's a waste of my backbone. Then you got hurt in the rain. Saan nyo ito pinangkukuha yung mga tabot nyo na to? Paano nagkaroon ng backbone yung sayang lang yung lakas mo? Ayan tuloy, napasma ka sa ulan. So ayan, meron na bang nanalo? Si Chanel, meron na bang nanalo sa ating ano? Aba? Parang may nanalo yata. Parang marami na si Ate Gemma. Ba? Talagang ano eh. Kasi meron talagang ano eh. Meron talagang kakaibang sinabi si Ate Gemma dito. Yung word na spasm. Spasm? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano yung spasm na yun. You wasted your strength rolling in the rain. Kasi yung iba dito mga kapatid, nag-waste time lang. Si Ate Gemma, nag-roll talaga sa rain. Saan ba? Saan ka nakakita ng ano? Pero ginawa yan, baka ginawa yan ni si Sherry May. Rolling in the rain. Ayan. Kaya huwag kayo masyadong magpasakit mga kapatid sa pag-ibig, di ba? Kasi lahat-lahat, pag ikaw ay nasaktan sa pag-ibig, lahat kaya mong gawin, di ba? Sabi nga nila, I always love to cry in the rain so that no one could see me crying. Wow. Ayan. At syempre naman tayo, lahat naman tayo na in love mga kapatid, di ba? Ayan, good evening po to all, sabi ni Ate Carol. Rain, rain, go away. My spasm is coming. Ayan. Hello, sis Rose and Simon Balingan. Thank you so much for joining. Ayan, mag-laugh na kayo sa comment ko. MJ Nap Balungan. Ayan, maghanap-hanap na kayo ng inyong mga kakampi dyan. Sayang yung 100 million pesos. Sabi ni Ate Virgie Bora, hi po sa lahat, magandang hapon po sa lahat. Ayan, wag nyo pong kalimutan mag-comment mga kapatid para at least ma-shoutout natin yung inyong mga comment. At syempre, dito binabasa natin, we learn something from you and sa bawat isa. No? At syempre ngayon mga kapatid, yun nga, pag-aaralan po natin yung marriage myth. Ayan. Praise
Ayan. Sabi ni ano, si Stes Mustoles, "It's a shame that you're so strong. I'm so sick of it." Naks talaga. Ito yung mga single net. Ito yung mga single net, mga inspired sila ngayong hapon. Hindi ko alam bakit. No, hello sis Mau. Ayan. And shout out na rin kay sis Jennifer Gagarin. Ayan, matinding pangangailangan ba? Mga kapatid, kung kayo po ay wala ng pambiling bigas. I-Google Translate muna. Ganyan lang yan. Sabi ni Ate Mel, no strength, no rain, yes, spasm, and bad odor. Ang gugulo nyo, grabe. Sabi ni sis Tamara Yael, you just waste your strength. That's why you have pasma, cause of the rain. Wow, si English teacher talaga to si Tamara. Sabi niya, you just waste your strength. That's why you have pasma, cause of the rain. Pasma. Spasm. Ah, binaliktad nyo lang yung spasm. Kasi pasma eh. It's a waste of your strength. That's you got hit by the rain. This is Virgie, ginawa niyang sasakyan yung ulan. I'm so spasm na era. Sabi ni si Jennifer. I'm so spasm. Di ba yung spasm, sumasakit yata yung chan? Tama ba? Ba't pa may spasm, spasm? Di ba pag sakit ng chan, my stomach is angry. Hello, Brother Carlo! Ayan, andito na si Brother Carlo Pedrano, mga kapatid, ang pinag-aagawan ng buong mundo. Ayan, meron na bang nanalo? Si Chanel, meron na bang nanalo? So, ayan, salamat pala sa ating sponsor, mga kapatid, kay sis Rizaline. So, for sharing her blessing, kahit papano, meron tayong mga ganitong icebreaker and we could help someone. So, pwede kayong sumali dito sa Israel. At syempre, pwede nyo lang i-send sa Pilipinas, mga kapatid. So, alam nyo naman, yung ating family, they need it. Diba? Sa atin yan, maliit lang dito sa Israel, but in the Philippines, malaking bagay na yan sa atin. Hello, sis Heidi! Ayan, shoutout natin sis Heidi Bahod, Palian, Gaspar. Ayan, thank you so much for joining. Kapitay, ayan. Kapi muna tayo, mga kapatid. Natutulog pa yung aking asawa. Ayan, pinatulog niya yung aming baby para at least hindi masyadong maingay. Sabi ni Sis Rachel, you're wasting your strength, that's why your body, it will be wet after the rain. Wow. Parang kanta yan eh. There's a rainbow always after the rain. Ayan, vocal top sa mga bagong gising dyan. Kapi tayo, sabi ni The Pilgrimage in Israel. Ayan, shoutout din kay Sis Joby Mercado. Hi, good evening. Pa-shoutout po. Thank you so much. Sis, nasan ka ba ngayon? Nasa Pilipinas ka ba o nandito ka sa Israel? Ayan, magandang hapon sa'yo pag nandito ka sa Israel. Pastor, ako daw nanalo. Ayan, malalaman natin kung sino yung mananalo, okay? Kaya, yung mga maraming dyan na mga may mga emoticon. So, titignan ni Aba. Si Aba yung ano, yung ating tagatingin, mga kapatid. Okay? Ayan. So, ako tayo, haha, kaka-invite. Ayan, mag-copy na tayo, mga kapatid. Okay, so, meron na bang nanalo, sis Aba? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. I believe, patuloy tayong binibless dito sa Lupang Pangako. And yun nga, pasalamatan natin yung Panginoon, lalo na sa kalakasan, single ka man or may asawa na, di ba? So pasalamatan mo yan, kahit nakabibreak mo lang Sherry May ng boyfriend mo. Dito lang tayo sa kwentuhan natin na ano, pag may nababasted, mga kapatid, masaya pa rin tayo. Ah, may nanalo na, mga kapatid. Ah, sa Israel, si sis Joby Mercado. Thank you so much, sis, for joining. Ayan, maraming salamat. And shout out sa iyo. May naroon na nanalo. Kakampi ko Tagalog, Rizaline. So, meron na yata ang nanalo, mga kapatid. Wow, parang dalawang beses na itong nanalo, ah. Tama ba? Nako. Parang nananalo. Ah, panalo si Ate Gemma. Wow.
Panalo! Wow, meron na po tayong winner mga kapatid. Andito pa ba si Ate Gemma? Kasi pag wala na siya dito mga kapatid, ililipat natin sa iba. Ate Gemma, magpa-present ka muna. Ayan. So, yung ating nanalo mga kapatid na sa ating games ay walang iba kundi si Ate Gemma Sumili. Ayan. So, send mo lang yung number mo kay ano, kay Sis Rizalin. Ay, naku, agad-agad. Nagsisend ka agad yan si Sis Rizalin. Grabe, hindi ka pa nagbibigay ng number. Nagsisend na. Sana, no? Sana yung pag-ibig parang ganyan lang, no? Na niloload lang. Yung maghanap ka ng boyfriend, yung sinisend mo. Yung ganun kabilis dapat, no? Yan ang, wala eh. Wala talaga tayong magagawa. Yung iba dito, naubusan na ng pera sa kaluload, pang text. Pero wala pa rin. yung iba nga dito, naubusan na ng buhok eh. Ayan. So, salamat kay Sis Rizalin. Actually, ayaw niyang pasabi yung pangalan niya, pero syempre, let them discover by accident mga kapatid. So, dito, ina-appreciate natin. So, ayan, maraming salamat for 5 days. Napasaya natin yung bawat isa. Kahit pa paano na natanggal ng konti yung ating mga problema. At syempre, mga yun nga, syempre, yung mga law na yung pag ikaw ay kabibrik lang. Diba? Ay, may mga challenges ka at least kahit pa paano nakapagtawa tayo. Ayan, 24 hours yan mulat eh. Ayan. So mga kapatid, punta po tayo sa ating topic today. So very serious tayo ngayon. Okay, ito po yung topic natin. Marriage myth. Okay, ano po yung marriage myth? Kung meron kayong idea. Okay, mga... Kasi dito mga kapatid, sa buhay natin, almost lahat ng tao gusto talagang mag-asawa. 'Di ba? Isa na diyan sina Sherry May, sina Sistes. Sa may mga nandito na mga single. Syempre sino ba naman ayaw mag-asawa mga kapatid? Pero kailangan nating i-remind yung bawat isa. There are some myth. Pag sabi mo mang alamat na matagal nang sinasabi na mostly hindi naman totoo mga kapatid. So pag-aaralan po natin 'yan ngayong hapon. Okay? Marriage myth. Ayan. Okay, sabi dito mga kapatid. Okay. Ayan, salamat sa mga bagong pasok mga kapatid. Andito na rin si Shishela. Okay. So, mag-comment lang kayo kung totoo ba yung mga sinasabi na ito, mga kapatid. Sabi dito, almost everybody wants to marry. Almost lahat daw, hindi naman 100%, pero karamihan talaga, gusto talaga mag-asawa. May mga plano, di ba? Kahit wala kang ano, yung iba dyan, kahit wala pang partner, mga kapatid, nagplano na ng kasal. Meron na ngang date eh. Di ba? May mga ganon. So, lahat tayo daw, sabi dyan, everyone, almost everybody wants to marry. Marry. So, almost lahat tayo gusto daw mag-asawa. And, tabi nga ako dito para makita ko ng konti yung ano, para malakihan natin pala. Ayan. Okay? So, and sabi dyan, plans too, may mga plano. Yung iba may mga plano. Kahit wala pang partner, hindi pa dumarating mga kapatid. Ang dami na nilang plano, ito yung paborito kong damit na kulay pula. Ito ikaw ha, bridesmaid ka. Ikaw yung gagawa ng cake ko ha. Wala pa yung lalaki, wala pa yung babae. Ang dami na. Di ba? Nagpe-prepare ka na. So plans too, may mga plano ka na. Di ba? Yung mga gusto ko, nakaputi ako. Di ba? Mga ganun. Yung mga ganyan. Di ba? Makaano naman tayo, yung mga babae, mahilig sa mga magkintuan ng mga ganyan. Okay, sabi dito, almost everybody wants to marry, plans too, and eventually does. Di ba? So may mga plano and suddenly meron talagang nakakahanap ng pag-ibig. Yay! Ganyan! Meron talaga. Meron ding wala. Kinikilig pala ngayon. Meron din. Okay? So it's reality mga kapatid. Kumbaga very rare yung mga tao na ayaw talagang walang desire na mag-asawa. Diba? May mga tao na ayaw kong mag-asawa. Joke lang yan mga kapatid.
Naghihintay din yan sila. Bira lang. Bira lang. May mga ayaw na mag-asawa kasi for many years, mga kapatid, nasaktan na sila. Ganun yan. Pero almost everybody daw gusto talagang mag-asawa. And may mga plano. And may mga iba na nagsasabi ng plan. Meron ng iba na secret plan, mga kapatid. Diba? Ganun yan. So, eventually, sabi niyan, unfortunately, they often do so for the wrong reasons. Ito yung problema, mga kapatid. Marami pong nagpaplano, gusto mag-asawa, and ginagawa nila ito sa maling dahilan. Ayan. So, ngayon, mga kapatid, ngayong hapon, pag-aaralan po natin ang mga alamat ng marriage na akala mo mangyayari, pero meron pala mga sitwasyon na hindi mangyayari. Diba? So, akala mo totoo, yun pala hindi. Diba? So, akala mo ganito yung marriage. Kasi lagi silang nakatawa. Ganun lang yun. Kaya gustong-gusto mo mag-asawa, pero hindi mo alam the reality behind the marriage life, mga kapatid. Kaya sa hapon na ito, pag-aaralan po natin yan. Hello, Ate Jackie. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Sabi ni Sis Corinne, marriage myth, pag daw nag-asawa ka, makukumpleto ka na. Yan, grabe no? Yan, pag-aaralan natin, mga kapatid. Ang ganda nito. Sabi ni Sis Corinne, isa sa mga marriage myth daw, pag nag-asawa ka na, akala mo makukumpleto ka na. So, ibig sabihin, iniisip mo na kulang ka. English niyan, you're not complete. Eko, kulang ka, sabi dyan. Pero kahit single ka naman po, pwede ka pa ding makumpleto, lalo na kung meron kang Diyos sa buhay mo. Ayan. Kaya enjoy lang po tayo sa pagiging single, no worries. Ayan, salamat Sis Corinne. So, ito po yung, sabi niya, isa daw yung nakita niya na mga myth sa single na sa pag-aasawa. Mag-aasawa ka para makumpleto ka. Akala mo makukumplete ka pa pag-aasawa. Tapos doon magkaroon ka ng asawa, mga kapatid, mas talo kang nag-subtract. Yung buhay mo, instead na dagdagan, nakumpleto, nabawasan pa. Diba? Ganyan yung nangyari, mga kapatid. At siyempre, nung mabawasan pa, hindi na natin basta-basta mababalik yung mga nabawas. Kasi nga, we already married, mga kapatid. Once na magpakasal ka, hindi basta-basta na makakalabas ka sa marriage life. That's why, sa topic natin ngayon, we need to know, lalo yung mga may asawa dyan, let us share to them the experiences of having a partner in life. Though masaya, blessing po yung pag-aasawa, mga kapatid. But it's not all the cases. We need to understand it, no? Lalo na pag ikaw ay mali yung intention mo, mga kapatid, sa paghahanap ng partner. So, ayan. Hello, Sis Imelda Fernandez. Sis Imelda, matagal na. Salamat sa ito, mga nag-share talaga ng aking videos since then. Salamat for joining. Sabi ni Sis, nakakatakot yan, ha? Di mo magagawa gusto mo. Okay? So, ito daw yung mga wrong reasons minsan na ano nila, no? For wrong reasons, maraming nag-aasawa na mali yung dahilan. That's why, ayan, hindi sila nagiging masaya. Okay? So, next tayo. So, meron din mga reasons. Meron pa mga dahilan minsan bakit nakapag-asawa ang isang tao. Alam niyo po ba bakit, ano yung mga dahilan bakit minsan nakapag-asawa? Hindi ko lang kung tama to, no? Ayan. Sabi dito, may mga, ito yung mga pressure months. Minsan may mga nakapag-asawa dahil napipressure. Di ba? Napipressure, halimbawa, kayo magkakapatid, puro na kayo may asawa. Tapos ikaw na lang, mga kapatid, you are being pressured. Tapos edad mo ay nagiging ano na. You know, it's going out the calendar. When I'm pressure, andun nyo po yung peer pressure. Yung pressure ka sa mga kasama mo. Tapos pinipressure ka nila, di ba? Bakit, diba? Ilan ang edad mo? Hindi ka pa nag-asawa, ang ganda-ganda mo. May trabaho ka na, di ba? So, minsan, dahil doon, gusto natin mag-asawa kasi para ayaw nating ma-pressure. Marami pong nag-asawa, mga kapatid, na na-pressure lang sila. Di ba? Marami mga nag-asawa na na-pressure lang sila. Isa ka ba sa mga nag-asawa ngayon na na-pressure lang? Magsalita ka na! Yan, meron po talaga mga ngayon nasa relationship na na-pressure lang, mga kapatid, dahil nakita nila yung buong sambayanan ay meron ng niniligawan. Doon sa Baguio, mga kapatid, kung pupunta ka ng Burnham, pagpunta mo doon, lahat ng upuan, merong partner. Wala kang kasama, hindi ka makaupo. Diba, ganun yan. So, feeling mo, you are the only lonely girl in this world. Ganun yun.
So minsan napipressure ka, peer pressure, it's reality. And pangalawa mga kapatid, parental pressure. Minsan, yung mga parents natin, pinipressure tayo mag-asawa. Diba? Isa ka ba sa mga na-pressure ng parents mo mga kapatid? Yung mukha mo nilagay na sa billboard. Yung pinapamigay ka na, anak, gusto ko na magkapo. Ay, apo. Ayan, hello, si Slim Roble, Kahayagan. Ayan, sabi ni, okay, natatakot daw si Sistes. Sabi ni Tamara, to all single like me, let's be whole before getting married. Only God can make us whole, not a husband. Kaya be spiritually mature. That's right. Ganda ng sinasabi ni ni Tamara. To all single like me, sabi niya. Ang ganda pa ng pronunciation niya. To all single like me. Kaya niya magsalita si Tamara, very slang. To all single like me, let's be whole before getting married. So bago ka daw makapag-asawa, dapat you need to be complete. And the only person that could complete you is the Lord. That's right, mga kapatid. It's not having a husband. Kasi minsan yung pag-aasawa, instead na makumpleto ka, mga kapatid, nabungi ka. Nabungi ka, binugbog ka na. Di ba? So, we need to be careful how to find a partner, mga kapatid. So, ayan. And sabi niya, kaya be spiritually matured. Thank you so much. Sabi naman ni Sis Imelda, dito, sabi niya, marriage is not always a bed of roses, also a bed of nails. Yan, mga kapatid. Sa mga single yan, makinig kayo. Ang pag-aasawa daw. Hindi lagi. So, ibig sabihin, minsan, may bed of roses then. You know, there's enjoyment in life. Pero, sabi niya, it's not always bed of roses. Minsan daw, nagiging pako. Yan, di ba? Nakano na kayong pako, mga kapatid? It's very hurtful. Nasaktan ka na nung single pa. Pag may asawa ka, yari ka rin, di ba? Pag maliin na makuha mo, mga kapatid. Ayan, totoo yan. Sabi, thank you so much, Sis Imelda. So, watching sa atin si Rem Robles, no? Hello, Sis Mary Grace. Ayan, belated happy birthday. Sabi niya, isa po ako na pressure tie. Saan ka ba na pressure? Na pressure ka sa iyong kapitbahay or sa iyong parents? Ayan. Sabi niya, Timel, noong nalulungkot ako pag naisip ko paano kung wala akong asawa at magiging anak. Kaya ang ginawa ko, gumawa na kaagad ako ng entourage list ng wedding plan ko. O, ganyang kagaling si Atimel. Entourage. List ng wedding plan ko. Mula sa ninang ninong, mga abay, etc. Tapos yung groom, unknown pa. Di ba may mga ganon, mga kapatid? Manoy, mag-amin na kayo. Kahit wala pa kayong partner in life, marami na kayo. Kompleto na lahat ng gist nyo. Gist. Di ba? Talagang kompleto na lahat sa memory nyo. Groom na lang. Wala pang muka. Ayan, sabi niya ni Sis Imelda, pero kami ni hubby ko, Pastor, masaya po kami at minamabuti namin na lagi si Jesus ang center ng aming pagsasama, mga kapatid. Wow! Ayan, ganda na mga mensahe, mga kapatid. So, praise God, sa isang marriage life, once God is your the center of your relationship, kahit na anong mga bagyo, mga kapatid, pagdadaanan nyo, it will, andun pa rin, patuloy na mabubuo yung pag-iibigan yung dalawa. Thank you so much, Sis Imelda. Marami nang nag-aasawa na andun kay Tulpo. Ayun nga! Mga kapatid, di ba? So, makikita mo, hindi lahat ng sinasabi sa pag-aasawa maayos. No? Minsan kasi mag-aasawa tayo, excited tayo. Minsan nakalimutan na natin i-remind yung sarili natin, there are some part of marriage life na kailangan mo rin tanungin, isipin, kasi hindi ito bakasyon, mga kapatid. No? Ito bakasyon. You know? Ayan, sabi ni si Jeremy, nakakatakot mag-asawa, lalo kung kay tulpo kayo mapupunta. Oh, ang dami na pong mag-asawa ngayon na natutulpo, mga kapatid. Kaya we need to be careful now, di ba? So, wag ka na mag-asawa para di ka matulpo. Di ba? So, ayan. Advice, this is Rachel. Oh, mga kapatid, ngayon, tingnan nyo. So, not all marriage end up on a happy ending. Diba? So, we need to be careful yan. Yan po. Hello, Kuya Efren Ontalan. Wow, sige, Efren. So,
So praise God, no? Sa buhay ng bawat isa, lalo na meron dito marriage, single. So magkaroon tayo ng ano, yan. Ito mga, yun nga mga kapatid, reality no, na nagkakaroon ng peer pressure at parental pressure. Baka may mga nag-asawa dito dahil na pressure sa kaibigan, siya na lang yung wala pang asawa, or laging tinutukso, di ba? Kayo tinutukso-tukso. Yan, yung mga nagtutukso-tuksuhan mga kapatid. Kasalanan nyo yan. Mga peer pressure. Mga ano kayo, pahirap. Ayan mga kapatid, baby girl, ikaw na ba yan? Nakakatakot, baka makarating kami sa tulpo. Grabe. So, next natin. Ano pa yung mga nakita ko dito? Okay, minsan mga kapatid, marami rin nagtatanong, no? Lalo na sa mga single ngayon, gusto nating mag-asawa and magtatanong ka, bakit hindi ako makahanap-hanap? Diba? Anong dahilan? What's wrong with me? Minsan ganun eh. Gusto mo kasi mag-asawa, nag-disk ka na mag-asawa, and then wala kang mahanap mga kapatid, nagtatanong ka, what's wrong? Ganun, diba? Mga karahan. May mga ganun. So, you need to know. So, minsan nagka-come up mga kapatid na, ayan, what's wrong? Minsan tinatanong mo is, bakit hindi pa rin ako makahanap ngayon? Ano mga dahilan? Diba? Asa na kayo? Oy! So, sabi dito, what's wrong with me? Minsan natatanong natin, is it my personality? Bakit hindi ako nilalapitan? Bakit wala naliligaw sa akin? Baka personalidad ko, baka masyadong mataas lagi yung kilay ko. Diba? Ganun yan, nagtatanong ka. Or is it my appearance? Pangit ba ako? No? Dati tinanong ko rin yan sa sarili ko. Pangit ba ako? Buti na lang, hindi siya nagsagot. Parang gusto magsagot ng sarili kong mukha eh. Oo. Kaya minsan, dahil doon mga kapatid, bumababa yung bumababa yung low self-esteem natin, no? Bababa na, low pa. So minsan ganun, bumababa yung self-esteem natin dahil yun nga, bakit pala nagkakagusto sa akin? Mga kapatid, pinagtatawanan ako dati ng asawa ko kasi ang dami kong niligawan mga kapatid. Sumasagot din naman sila pero no lang. Marami lahat, sinagot talaga ako nila pero no nga lang. Bahala kayo dyan. So, sometimes natatanong ka, ano yung may problema, di ba? Sa mga lalaki, natatanong din kayo. Sa mga babae, mostly, napapatanong ka rin na, natatanong din kayo. Ito ba yung personality ko, appearance ko? Or is it my level of adjustment? Hindi ako masyadong marunong mag-adjust sa isang tao? Or is it my lifestyle? No, lifestyle, may masyado bang malawak yung ano ko, lipstick? May ilig ba akong mag-ano? Baka masyadong mapula-pula yung aking lips? Or baka... Di ba yung lifestyle ko? Or baka ano, baduy ako tignan. So minsan nagkakaroon ka na, ng tanong sa sarili mo mga kapatid. So, pero syempre andun yung desire mo. At to the point na minsan nagiging ano ka na, paranoid. And kaya hindi ka na nakapag-isip ng maayos. So kahit sabi mo, sige na, kahit chino na lang. Di ba? Kahit chino na lang dyan, kahit lasing. Bring it on. Kaya mga kapatid, na bring it on ka rin nung mag-asawa kayo, di ba? Talagang ano, kaya we need to be careful. So, kailangan nating alamin yung mga alamat, this myth of marriage before we settle down. Kasi mga kapatid, marami na pong mga nag-asawa ngayon na gustong maging single ulit. Gusto niyo sabihan ko yung mga pangalan nila. marami pong mga asawa na gusto na maghiwalay ngayon. Marami pong mga ano, kasi mga kapatid, marami pong mga ano ngayon sa Facebook na akala mo, so sweet, di ba? Pero deep inside, meron po silang mga battle in life talaga. Normal po yan sa pag-aasawa. Kaya nga, in marriage life, kailangan talaga ng faithfulness and commitment sa bawat isa. So ngayon, napifilter na lang ng Facebook, di ba? Hindi kasi na siya shout out mostly na yung mga challenges inside the marriage life. Pero, syempre, hindi po talaga nawawala yan. Ayan, sabi ni the pilgrim, bakit baby girl, ikaw na ba yan? Ayan, sabi ni the marriage, a pilgrimage in Israel, the marriage life. Sorry, hindi pa pala ako marriage. You need to wait. Wait until something happens. Sabi ni Kuya Efren, ang mahalaga, pareho kayong Christian para masaya ang pagsasama. That's right. Thank you so much, Kuya Efren. Kasi ang hirap mga kapatid na magkaiba kayo, di ba?
So you need to have the same faith and both of you love the Lord. Kasi pag hindi, mga kapatid, mahirap. Lalo na pag babae, kasi siyempre masusunod pa rin yung lalaki, di ba? So kaya mga kayo mga babae, before you give your heart, before you give your yes sa isang lalaki, be sure that that person loves the Lord more than you, di ba? So ayan. Sabi ni Ate Mel, sabi nila kung ikaw ay mag-aasawa, malalagay ka daw sa tahimik. Tahimik. Kasi sa sobrang tahimik, mga kapatid, hindi ka na makapagsalita, bungangera kasi yung kasama mo. Sabi nila kung ikaw ay mag-aasawa, malalagay ka daw sa tahimik. Pero kabaliktaran pala, andun na kay tulpo na ang karamihan, mga kapatid. Hmm, di ba? Ang dami na kayo, ang dami tuloy ngayong mga ano, daming mga eksena ngayon kay tulpo, mga kapatid. Di ba? Ayan. Minsan, sabi ni si Chanel, mataas po yung standard nila sa paghahanap ng partner nila. Ayan! So, mga matataas daw yung mga hindi baka mag-asawa, gusto mag-asawa, pero mataas yung standard nila. So, baka kailangan babaan, mga kapatid, di ba? Sabi ko nga last time, napag-aralan natin, minsan masyado nga talaga mataas yung standard ng mga babae. Pero, syempre, dapat yung standard muna based din sa standard ng Panginoon. Don't base your standard to yourself din too much kasi, di ba? Lalo, sabi ko nga, yung mga tall, dark, and handsome. Yung mga tall, dark, and handsome, mga kapatid, nakuha na ni Yanil. Wala na. Wala nang tall ngayon. Mga tol, hindi naghanap kayo ng mga ano, kano, di ba? Eh, hindi naman lahat ng Pilipino matatangkad. Kaya, di ba? Tapos dark. At least andun kami sa dark. Sa handsome, mga kapatid, mahirap yan, pag-usapan na naman yan. Wala kaming panama dyan. Kaya minsan napipressure din kami pag sinasabihan yung mga handsome na yan. Ay naku. Wala kaming laban. Sabi ni si Jeremy, nakaka-pressure talaga lalo sa mga single na gaya ko na iniisip yung edad. Pero sabi niya nila mag-asawa ka pag ready ka na emotionally, physically, and mentally. That's right. So be sure you are ready financially, emotionally, and mentally, mga kapatid. Kasi hindi naman racing ang pag-asawa, kundi ang goal mo, magtagal kayo sa hirap at ginhawa. Ayan. Salamat. No? Ang galing talaga ni si Jeremy. Sana makapag-asawa na. Ayan, sabi ni Amy Day, like me, na-assign lang sa barangay namin sundalo. Pinauwi na ako magulang ko para ipakasal dahil sila yung kinausap. Ayun, sa kinasamang palad, naka 5 years na baril agad. So sad lang dahil 4 years pa lang baby namin. Wow, di ba? So it's a choice, mga kapatid. Siyempre kung sundalo talaga, part yan talaga ng buhay nila is to lay down their life. So ayan, that's why kailangan natin ipag-pray yung mga kasundaluhan, mga kapatid, because of, siyempre, they are protecting our country, at once na makapag-asawa ka sa kanila, be sure you are brave also, enough to face the reality that is the life of being a soldier, mga kapatid. Diba? Because they have that command, or they have that commitment to die, not just for the family, but for our country. So, kaya we have that respect sa mga kasundaluhan, mga kapatid. Pero ang gano'n, no? Na-assign lang doon sa barangay niya, tapos pinauwi na siya ng kanyang magulang para ipakasal siya. Kaya, pero yun nga, 5 years lang daw sila. So, ayan. We don't know the plan of God, but I believe God is sovereign and He's still in control of everything. Kaya, yan, praying sa baby nyo, na si Amy, no, na mag-grow pa rin siya sa Panginoon. Tsaka! Sabi niya, siyempre, no, tsaka-tsaka ka dyan, ha? Ayan, tsaka, hindi rin nabubuhay sa pagmamahal ang mag-asawa. Nabubuhay din sa pagkain araw-araw. Eh, paano na lang kung wala nga maghapon? That's right, mga kapatid. Hindi lahat sa pag-aasawa, mga kapatid, puro lambingan. No? Alam nyo po, isa ring myth sa pag-aasawa, mga kapatid. Makinig kayo. Totoo to. Totoo to. Yung mga sa mga pelikula-pelikula, mga kapatid, na naglalambingan na yung babae, naka-ano dito sa sampa ng lalaki, ay naku, nakakapagod yun. Magdamag. Hindi totoo yun. Kami ni Mrs. isang minuto lang, nangalay na ako. Kaya huwag kayong magpapadala-dala dyan na para mag-asawa na ako, para meron akong kayakap, mga kapatid. Naku, hindi ka makakatulog kung may kayakap ka. Huwag kayong maniniwala kami aking jung-ung na yan. Sa mga Korean-Korean na yan, mga kapatid, hindi po yan totoo. Mali pala siguro may mga ano. Kaya ay nako, hindi talaga. Napaparalyze yung katawan ko.
Kaya hindi lahat po ng mga sinasabi nila dyan sa mga buhay mga totoo. Wag nga kayo. Oy, andito sila Stickman. alam mo unang-una sa lahat, pa-shoutout muna Lord si Captain Barbell. Ah, si Captain, bakit last Stickman tapos Captain Barbell? Ayan, sabi ni ano? Ayan ah. Sabi ni Ate Gemma, thank you po, na-receive na ang pamangkin ko yung. O, tingnan niyo mga kapatid. So na-receive na daw yung 100 million ng pamangkin niya. Thank you so much dear, kay Sis Rizalyn. God bless you more. So ayan, sabi ni Kuya Efren, yan din minsan ang pinag-aawayan sa dami ng anak. Kahit walang trabaho, patay na. Oo, sa pamilya mga kawan nilang puro anak ng anak. Dapat ano rin, tanim ng tanim din. Okay? So, ayan. Ngayon mga kapatid, praise the Lord, sana po ma-approvean yung ano sa Pilipinas na magkaroon talaga na limitahan yung anak ng family. Kasi kailangan talaga. So, mga dalawa lang or dalawa, okay na yung dalawa eh. Kami, dalawa lang yung anak namin, nahihirapan na kayo mga kapatid. Kasi almost 40% talaga ng allowance namin napupunta sa diaper, sa kasagatas ng mga bata. So, ayan, mahirap. So, sabi ni Anel, huwag niyong gayahin alaga ko, 95 years old na, nagsisi di nag-asawa. Ayan! Uy, nagsisi yung asa, yung ano niya, alaga ni Sis Anel, 95 years old na. Baka may kilala kayo dyan na 95 years old na lalaki. Habang may oras, may pag-asa. Sabi ni Sis Imelda, binigyan din ako ni Lord Pastor ng tall, dark, and handsome. Christian pa, praise God. Wow! Grabe, yung misis ko hindi niya yan masasabi. Sa kanya, dark-dark lang. I have a husband, dark-dark-dark. Eh, pero love na love ako ng wife ko, grabe. Ayan, sabi ni Sis Mary Jane, pag mag-asawa na kayo, dapat handa talaga sa pagsubok. Huwag magpatulfo agad. Kasama yan sa pagsasama dyan, masusubok ang pagmamahalan. Love, faith, and trust, pero mas mananaig and love mga kapatid. Ayan, maniwala kayo mga kapatid, wala pong ako ha, it's my opinion mga kapatid, wala pong naaayos pag pinablik mo yung problema nyo. Wala pong naaayos. Sa tulfo, nagkakaayos sila. I don't believe mga kapatid, there is a temporary settlement. No, may mga ano, pero deep in the inside, that hatred, that bitterness na binigyan. Kasi pinag-aaway muna kayo, di ba? Dalawa, sinasabihan nyo lahat-lahat. Tapos na ano pa yung mga taon, nanunood. Di ba? So, hindi, kayo na nga dalawa, hindi nyo na-settle eh. Tapos binigyan nyo pa sa public. Paano pa yan masisettle mga kapatid? Di ba? Ganun yun. So, it cannot be settled mga kapatid. Kailangan nating ibigay sa Panginoon. At kung kaya, kung mag-asawa kayo, settle it yourself. Kung kaya. As long as possible, wag nang ibigay sa inyong mga biyanan, mga kapatid, sa mga ibang tao. Kung kaya nyo i-settle na magsarili lang, the more na mas kunti lang niya tao nakakaalam, the more mas maayos na si-settle. Kasi the more na dumadami ang nakakaalam ng problema, mga kapatid, the more na mas mahirap ng erasin pa at matanggal. Okay? Ayan, shout out kay Ate Nancy Lopez. Ayan, hello Ate Nancy, kamusta ka dyan? Si Ate Nancy mga kapatid, baka, ay sige, shout out na natin. Baka may mga gusto magpariban dyan sa inyo mga kapatid sa Tel Aviv. Magpaganda ng buhok, lalo yung mga single dyan. May mga lalaki na gusto nila buhok. Diba? Tapos kulay orange. So magpariban na kayo. At message nyo lang si Ate Nancy, i-add nyo lang mga kapatid. So magaling siya magriban. No, magpaganda. No, maganda na kayo, papagandahin niya pa kayo. Ayan. Thank you so much Ate Nancy for joining. Si Lastikman. Grabe. Andito na lang si Captain Barbell. Ay nako. Nag-iba na naman ng mga pangalan to. Because I'm here. Ayan. Biruin nyo mga kapatid. Si Lastikman saka si ano, Captain Barbell. Wala pang love life. Andito sila. Sabi ni Ate Gemma, nawa ay magawa natin ang kaluban ni Lord, whether to be single or to be married, kasi yun yung will ni Lord ang best. Ayan. I give you thanks, O Lord, with
strength. Okay. So sana all. Ano nangyari sa kwentuhan natin? Andito na lahat ng mga superhero. Oy, sino nagtawag lahat ng mga superhero, mga kapatid? Please lang. Nagiging villain tuloy ako. Oh, tawagin niyo rin po si ano. Tawagin niyo rin si ano. Spider-Man. Lahat-lahat ng mga ano, lahat-lahat ng mga superhero, tawagin niyo mga kapatid. Lahat-lahat. Come on. Lalo na yung mga superhero na walang ano diyan, walang love life. Mm. Oh, mga superhero, marami po ditong single. Sana all, pag mag-asawa. Hello, sis Jawi Kawilan. Ayan. Thanks so much for joining. Sabi ni Jawi, pag mag-asawa, kailangan handa ka sa responsibilidad. Okay, tama mga kapatid. Ito, nabasa niyo yung words na ito mga kapatid. Okay, ito, sabi dito, ito yung ano, society's underlying message, no? There is something wrong with people who are not married or in serious dating relationship. Ito yung sigaw ng mundo. Kaya marami pong mga gustong mag-asawa kasi ito yung boses ng mundo ngayon. 'Di ba? Sabi nila, meron kang problema. Merong problema yung mga tao na walang asawa. Ayan. Sabi nila, ito yung sigaw ng mundo ngayon sa panahon natin ngayon. Pag wala kang asawa, single ka, there is something wrong with you. Ganun 'yon mga kapatid. Kaya marami mga tao na takot talaga na mag-single habang buhay. Because that's what the world is telling. Kung meron kang wala kang asawa hanggang ngayon, there is something wrong with you, mga kapatid. And sabi niya, or in serious dating relationship. No, baka meron ditong gustong-gustong mag-asawa kasi nape-pressure sa ganitong realidad, mga kapatid. So, tandaan natin, it's not true. Okay? This message from the world, hindi po ito totoo. Okay? Tandaan natin yan. This is not true. Sinasabi ng mundo na pag single ka, ay may problema ka? No! The Bible never tell us that. In fact, the Bible tell us that you are a blessing, you are so blessed if you are single. Diba? Mas ano nga eh, mas grabe yung ano, ikaw mag-asawa ka lang kung hindi mo kaya maging single. Pero kung kaya mo maging single, mas mapalad, mas maraming blessing, mas maayos yung buhay mo dapat kung ikaw ay single. Kasi mas maliit, kulang yung, konti lang yung responsibilidad mo. Kasi sarili mo lang yung ano, responsibilidad mo, di ba? Ayan, sabi ni ayan, nanonood din sa atin si Sis Priscilla Ocampo. Ayan, sabi ni Ate Mel, love and respect for all married men and women at dapat si Lord Jesus and the center, mga kapatid. So, ayan, dapat andun daw yung pagmamahalan at respeto sa bawat isa at syempre dapat laging nakakonect yung marriage nyo sa Panginoon. Kasi, apart from the Lord, mga kapatid, kahit gaano pa kayo ka binibigyan nyo yung best mo, apart from the Lord, masashatter talaga yung family nyo. Kailangan talaga, ang pinaka-foundation ng marriage is no other than the Lord Jesus Christ. Diba? God. Our God, mga kapatid. So yan, ayan, thank you so much. Ayan, nanonood din kanina. Salamat, no, sa mga nanonood sa atin, mga kapatid. Siguro, kung i-continue natin dito bukas, mga kapatid, ito lang muna, isang ano lang. Okay? Isa lang myth muna tayo. Kasi, ano na, 6:41 na pala, ang bilis. Pasensya na. Isa na lang, tapos mag-close na tayo. Ito mga kapatid, isang myth sa pag-aasawa, no? Sabi dito, goodbye lonely days. So, maraming naniniwala na ito yung isa sa mga alamat. Na sabi nila, marriage will end my loneliness. Ayan mga kapatid, marami pong gusto mag-asawa kasi akala nila ang pag-aasawa ay matatanggal yung kanilang kalungkutan na pasan-pasan sa buhay. Di ba? So, baka meron ditong gusto mag-asawa kasi mga malungkot sa buhay, gusto nila mag-asawa kasi akala nila, pag married na sila, ay matatanggal yung lonely days na yan na naranasan nila. Mga kapatid, kung yan ay yung pakay, if this is your reason, at gusto mo mag-asawa, well, now, at least ma-remind ka that this is not true. Okay? Tandaan natin, marriage cannot end your loneliness in life. Ang pag-aasawa, it cannot
end your loneliness in life. Minsan, baka yun pa yung mga gindihilan, mas lalo ka maging lonely, mga kapatid, no? Lonely ka dati, may buhok ka. Nung mag-asawa ka, nakaubusan ka ng buhok. Hindi ka na makapagkilay. Wala ka ng pera. Dati at least lonely ka pa, may pera ka, maka-ice cream ka. Pero nung mag-asawa ka, naka, wala. Grabe. Nagulo yung buhay mo, wala ka ng pera, wala ka ng kilay. Ganun yan. Okay, so marriage, ito yung isa sa mga myth, mga kapatid. Marriage cannot end loneliness. Kasi ito yung sinasabi nila eh, pag mag-asawa ako kasi gusto ko nang matanggal yung loneliness ko sa buhay. Kaya gusto kong mag-asawa, excited na ako. But it's wrong, mga kapatid. This myth is wrong. Okay? We need to be careful on this kind of myth na sinasabi. Baka isa ka sa mga na-trap sa ganitong na ganitong bagay, sitwasyon. So, ayan. So, myth, ang pag-aasawa, mga kapatid, hindi po siya makakatanggal ng loneliness mo. It's the Lord. God is the one who could, si Lord lang yung pwedeng magtanggal ng loneliness mo sa buhay. Diba? So, maraming kawawa. Kasi kung yan yung iniisip mo, mga kapatid, maraming naghangad sa buhay na mag-asawa. Tapos, akala nila matatanggal na yung kalungkutan nila. Nung mag-asawa sila, mga kapatid, mas lalo silang naging malungkot. No? Mas lalo silang nasaktan. Mas lalo silang nahirapan. Kasi, hindi na meet yung kanilang expectation. Akala nila maganda. Akala nila tama. Yun pala mali, mga kapatid. Hindi totoo. Kasi hindi naman talaga. Not all, mga kapatid, ang pag-asawa. Kasi, in the bond of marriage, andun pa rin minsan yung loneliness natin, mga kapatid. Diba? Sino dito na nag-asawa na nawala na yung loneliness sa buhay? Andun pa rin yung loneliness, mga kapatid. Paano kung mag-asawa kayo, magkalayo kayo, andun pa rin yung loneliness? Kailanman hindi po nawawala, no? Ayan. Sabi ni Ate Mel, Pastor, present daw po mga superheroes kasi mga single sila. Ayan. Full volume, I don't wanna miss a thing. Ayan. Hello, sis Jennifer Chiday. Sabi ni sis Michelle, singleness with the Lord, no lonely days. Ayan, mga kapatid. So, mali po yan. One of the myth na, actually, mga kapatid, yung mga words na ito, kinuha ko to kay Ma'am Ada. Ito po lesson namin dati when we are in Baguio, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi ang ganda. Kasi marami pa rin nahuhulog sa ganitong alamat, sa myth na hindi naman totoo, mga kapatid. Once na mag-asawa ka, don't expect na mawawala yung mga loneliness mo sa buhay. Magiging masaya ka. No! Marriage cannot end your loneliness. It's the Lord. Kahit na mag-asawa ka, kung wala kang Panginoon sa buhay mo, wala kang relasyon sa Panginoon, hindi kailanman mawawala yung loneliness na yan. Kaya, ibig sabihin, kung ang loneliness hindi nakasalalay sa marriage at nakasalalay ito sa Panginoon, so ibig sabihin, kahit single ka, you can end that loneliness kung ilalapit mo yung buhay mo sa Panginoon, mga kapatid. No, nagets nyo? So, it's not about marriage. Kung yan lang yung dahilan para matanggal yung loneliness mo, hindi, huwag kang pumunta sa marriage life. Pumunta ka sa Panginoon because only God could turn that lonely days into happy days, mga kapatid. Diba? So, tandaan natin yan. That's one of the myth. Kaya nga, at least, may mga single dito. Kung yan yung reason nyo, you need to pause for a while. Ay, ito na yung palalabs ko. Baka siya na yung magbabago ng buhay ko. Baka siya na yung ano, siya na yung happy days ko. Ay, naku, nangiti-ngiti pa lang sa'yo, mga kapatid, yung ano mo, boyfriend mo, binibigyan-bigyan ka pa. Pero kung naging kayo na, mga kapatid, ay naku, hindi ka na makapag-smile. Diba? So, akala mo lang. Diba? So, we need to be careful, mga kapatid. No? So, tandaan natin yan. Ito pa. Okay? Sabi dito, I can think of anything I hate more than being alone. Sabi dito, no? Sabi niya, nainis ako. Isa na kinaginisan ko na mag-isa ako. Sabi niya, everywhere I turn, I see couple. Couples on television. Ay, naku. Couples in cars, couples on planes, couples on restaurant, everywhere there are a reminder that I am alone. I wonder if I will ever find a person to fill that hole in my heart again. Grabe, mga kapatid, no? Minsan ganun. Grabe, nakakapagpunta ko ng ano, andun yung mag-asawa.
may mag-sweet-sweetan, di ba? Minsan, nairita tayo kasi tap-tap kaya, ay naku, parang ako na lang nag-isa, nakaka-lonely naman, parang ang saya-saya nila, nagde-date sila. Di mo alam pala, nag-aaway na rin sila, di ba? So, we need to be careful mga kapatid, the way we see, the way we feel. Because marriage life is not about feelings, it's about commitment, and it's about right mind. Bago ka magpasok ng marriage, siguraduhin mo na tama yung iyong kaisipan, at hindi ka pumapasok na marriage dahil sa mga maling reason. Isa na that reason na matatanggal yung kalungkutan mo, oy, hindi natatanggal yung kalungkutan mo sa pag-aasawa. Okay? So, ayan. Okay, so, ayan, patapos na tayo mga kapatid. Sabi dito, pasensya na no, nagkakaproblema tayo sa ating OBS. So, God created human being to yearn for two levels of relational intimacy. Dalawa daw, kinanit tayo ng Panginoon na nag-yearn talaga tayo ng intimacy. Kaya lahat tayo, almost lahat ng tao talaga, nagdi-desire na mag-asawa. Kasi nga talagang binigay sa atin yan ng Panginoon yung yearning, yung longing. Diba? Longing to be loved at longing to love someone. So sabi dyan yung first level daw yan, I can be met by establishing a deep, honest, trusting relationship with a friend or a spouse. So minsan yung level na yan na pag-ibig, minsan nakukuha natin sa pagkakaibigan, sa best friend, di ba? Andun yung value natin. And then minsan sa pag-aasawa. Pero merong level ng relationship intimacy mga kapatid na hindi kayang ibigay ng kaibigan, hindi rin kayang ibigay ng mga kaibigan. No? This level of intimacy, ito ay kaya lang ibigay ng Panginoon. 'Di ba? So minsan ito yung kailangan natin. This kind of intimacy, ito yung minsan yung kailangan ng bawat isa pag sila po ay lonely. No? Minsan kasi may mga 'di ba? May mga kaibigan ka na, may asawa ka na pero lonely ka pa rin. Maybe you don't have that second level. Kaya hindi ka pa rin masaya. So ibig sabihin kahit na single ka, pwede kang maging masaya if you have that second level of intimacy, and that is your intimacy with the Lord, mga kapatid. That is, sabi mo yan, no? It can only be met by entering into an authentic, growing relationship with God. The more mo nakikilala yung Panginoon, mga kapatid, the more mo natatanggal yung loneliness sa iyong puso. The more mo nakikita na, ay, kahit single pala ako, masaya ako. Ay, kahit na wala akong asawa, kahit na napunta sa daan, kahit na Valentine's Day yan, mga kapatid. Kahit na wala kang partner, kahit lahat sila may partner na. Hindi ka pa rin na insecure sa kanila kasi nga alam mo, intimate yung relationship mo sa Panginoon at masaya ka. Kasi andun, wala namang ibang nabibigay ng joy sa atin mga kapatid kundi yung Panginoon, di ba? So, hindi ka madadala sa mga lambingan-lambingan na yan nila mga kapatid. Mga sweet-sweetan nila kasi yung level ng intimacy mo nandun na kay Lord. So, andun yung pagkakaibigan mo at least meron ka pa mga ka-friends, di ba? So, spouse lang naman yung wala ka. Pero kung ikaw ay wala ka talagang intimacy kay Lord, friends lang and love, tapos may asawa ka, kung wala kang intimacy, hanap-hanapin mo pa rin mga kapatid. There is something lack pa rin, may kulang, hindi magiging complete yung intimacy mo, yung hinahanap mo kung wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Kaya maraming tao ngayon na maraming kaibigan, may pera, may asawa, sobrang ganda ng asawa, pero at the end of the day, hindi sila masaya mga kapatid. Why? Because they don't reach this kind of intimacy, the second level of intimacy, and that is the intimacy with the Lord. Kasi kung dalawa kayong mag-asawa, wala kayong intimacy sa Panginoon, mga kapatid, masisira. Mas lalong gugulo yung buhay mo kasi hindi ka nalang isa. Kasama mo pa yung asawa mo namang gugulo. Diba? Ganyan yan. So, ayan, we need to be careful mga kapatid. Kaya, ayan, ibalik natin sa ano, meron ba dito? No. So, hindi po ano yan, hindi po totoo, okay, na merong, na makakapag-end ng intimacy, ang, makakapag-end ng loneliness ang marriage life. Okay? So, that is only the myth number one. Bukas, pag-aralan natin yung pangalawang level. Sana andito pa rin kayo, huwag kayong mawawala mga kapatid. So, ayan, maganda yung topic natin. Mag-part 2 siguro tayo kung okay lang sa inyo. Okay, so, ayan, medyo na-ano na tayo, nasobra na tayo mga kapatid. Maraming salamat. Bukas, meron pa, marami pa mga myth, mystery.
na kailangan mong i-remind ng i-remind pila para pag single ka, kasi pag single ka you can enjoy. So while you are single, i-exercise mo muna yung second level ng intimacy. Kung nandoon na yung intimacy mo sa mga friends, 'di ba? Doon na nakakakuha ka ng pag-ibig. So bago habang naghahanap ka ng partner in life, mga kapatid, i-work out mo rin yung intimacy mo kay Lord, kasi once na meron ka talagang maayos yung relationship sa Panginoon, mga kapatid, magkakaroon ka man ng asawa o hindi, hindi mawawala yung joy mo. Kasi joy, real joy, can be found on the Lord, not on your partner. Ang iyong partner, pag magulo yan, wala rin intimacy kay Lord, guguluhin niya lang yung buhay mo, mga kapatid. Minsan, yung mga palo na, pero na pag ang partner mo, yung intimacy niya, alak, eh, tapos, ano, mga masamang bisyo, mga kapatid, ganyan yung intimate niya, ay nako, sorry na lang sa'yo. Di ba? Kaya, before we, sa mga may asawa na dyan, syempre, alam natin yan, na-experience na natin, lalo na pag ang partner natin malayo sa Panginoon, it's a challenge sa atin. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong umalis dyan. Sabi ng Bible, kailangan mo talaga kung ano yung pinili mo, hindi mag-injure ka. So, maliban lang daw, sabi ng Bible, kung siya ay umalis na. So, ayaw mo na lang, di ba? Pero, pag andyan pa, mga kapatid, keep on praying that the Lord will continue to change his heart. Pero siyempre sa mga single dyan, you need to be wise in decision making, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi lahat ng pag-aasawa ay puro masaya. It's not just a bed of roses, it's a bed of nails, no? And siyempre, pag mali rin, napunta ka sa maling tao, pagsisisihan mo talaga yan. And lalo na mas lalo kang ilalayo ng tao na yan sa Panginoon. So, yan, enjoy your singleness. And sabi ko nga, hindi po nakasalalay sa pag-aasawa ang kaligayahan mo. You can enjoy life even you are single. Tandaan natin yan. And it's a myth. Alamat lang yan, mga kapatid. Hindi totoo that marriage life can end your loneliness. Kasi nga hanggang ngayon, marami pa rin tao na pumasok sa pag-aasawa na mas lalong nasira ang buhay nila, mga kapatid. Tandaan natin yan. Marami nang natulpo. Araw-araw nagtutulpuhan sila, mga kapatid. At nadamay pa yung ibang tao. Marami kang nasira. Even yung anak mo. Lalo na pag may anak na kayo, di ba? Kawawa, mga kapatid. So marami na tayong responsibilidad na nadadamay. So let's be careful. While you're single, enjoy mo. Enjoy mo yan. Okay? So maraming salamat sa mga nanood ngayong araw, mga kapatid. Singleness with the Lord, no lonely day. Salamat, Sis Michelle. Ayan. Sis Shirley. Sis Grace, sabi ni Yanel, reality po kasi ngayon, pag wala kang anak, pagtanda mo, walang concern sa'yo kahit may pera ka, at kung meron man concern sa pera mo, di sa'yo. Yun po, nakikita ko sa alaga ko, kaya nagsisi siya bandang huli kasi di nag-asawa. I believe, ako ha, ito yung ano ko, option, ako ito yung pinakaano ko ha. I believe, kahit na single ka na tumagal ka, tumanda ka na single, mga kapatid, as long as your relationship with the Lord are intact, mga kapatid, kailanman hindi ka magkakaroon ng doubt sa sarili mo at hindi mawawala yung joy mo. Diba? Kasi nga, mga kapatid, the second level of intimacy, once na complete yan, may asawa ka man o hindi, magtumanda ka man na walang asawa, andun pa rin yung joy mo, hindi mawawala. And I believe, alam mo na nandun lagi si Lord. Hindi may kasama ka eh. So maliban lang kung single ka, tapos wala kang intimacy kay Lord, tumanda ka, maghanap ka talaga. Magsisisi ka, sana nag-asawa na lang ako. Pero, kung ikaw ay tumanda na maganda yung relasyon mo sa Panginoon, maniwala ka, you cannot tell it. Hindi mo pwedeng masabi yan. Kasi alam mo na kailanman hindi ka nag-isa. Hindi ka naging isa. Kasama mo yung Panginoon at andun yung joy mo. And maniwala ka, God will also use people to help you on that situation. Kasi alam ni Lord na hindi mo siya iniwan din kahit na single ka, di ba? So ayan, salamat, mga kapatid. So may the Lord continue to bless us. And bukas may part 2 po tayo, marami pang mga myth, mga kapatid. I hope marami po tayong matutunan, at syempre marami rin ako natututunan sa inyo, no? God bless. So patuloy niyo i-share yung ating kwentuhan, mga kapatid. At syempre salamat sa mga nagko-comment, huwag niyo pong kalimutan mag-comment lagi para mabasa natin. At salamat pala sa mga superhero kanina na dumalaw dito. Di ba? Nagulat ako. May mga superhero, mayroong Darna. Kaya pala nawala si Darna sa Channel 9. Nandito pala sa atin. Di ba? Ayan, saka si Captain Barbell. Saka sila Stickman. Okay, so, ayan, maraming salamat, mga kapatid. See you again bukas.
So, ayan, ganda ng song. So, thank you rin sa mga nakaka-praise ng song, mga kapatid, no? Yeah, that is our original song. And salamat sa umawit ng ating kanta, mga kapatid. So, may the Lord continue to bless us more. Okay, mag-pray na tayo. See you bukas, mga kapatid. Maraming salamat. Let's pray. Father, we thank you for today. Salamat sa simpleng kintuan namin na kapag nakalearn kami ng mga bagay regarding sa buhay po ng pag-aasawa. So, Lord, continue to bless this kwintuhan. Salamat sa mga experiences ng bawat isa na shinare din sa aming kwintuhan na ito, Panginoon. Lord, guide us and help us na ma-enjoy namin ang inyong presensya, Panginoon. That joy, hindi po na nakukuha talaga sa pag-aasawa, kundi nakukuha po namin ito sa aming maayos na relasyon sa inyo. So, Lord, we love you. We commit all these things in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, maraming salamat, mga kapatid. Do God be the glory. May the Lord bless us all. Yala, bye-bye. See you tomorrow. I will sing your promises that is so great. I bow before your holy temple as I worship you. Thank you, Lord, for making doesn't belong to me.